Dahil sa walang tigil na pag-ulan, dulot ang bagyong Enteng at Habagat, patuloy ang pagpapakawala ng tubig mula sa Ipoh Dam. Naitala ang 100.55 meters sa level ng tubig sa Ipoh Dam, hindi nalalayo sa 101 point meters na spilling level o antas na maaring umapaw. Binuksan ang isa sa tatlong gate ng Ipoh Dam. Nakataas ang warning system sa Ipoh Dam at pinaalerto ang mga residente sa bayan ng Norzagaray, Angat, San Rafael, Bustos, Baliwag, Pulilan at iba pang lugar sa Bulacan. So ito po ay meron pang isang gate na bukas at 0.15 meters. So patuloy po itong nagpapakawala ng tubig. Pero gusto ko pong i-emphasize, it's not only yung pong releases from Ipoh Dam ang tinitignan natin na pwedeng cause ng pagtaas ng tubig, but yun din pong mga pag-ulan within the downstream areas. Nagbubuga rin ang tubig na abot sa 130 cubic meters per second ang Bustos Dam matapos buksan ang dalawang gate nito. Umabot sa 16.75 meters ang taas ng tubig sa Bustos Dam, habang 17.35 meters ang spilling level. Pinag-iingat ang mga nakatira malapit sa naturang irigasyon gaya sa Barangay Tibagan, Bustos, Bulacan, habang inaabisuhan ang mga residente na nakatira sa mababang bahagi ng Tulyahan River, tulad sa Fairview, Quezon City at ilang lugar sa Valenzuela at Malabon. Kritikal pa rin kasi ang level ng tubig sa La Mesa Dam. Ang tanong, masasalo pa kaya ang ibinabagsak na tubig ng bagyo at habagat o posibleng umawas ang tubig sa mga naturang dam? Hindi pa naman natin dinidiscard yung possibility na ganun, kasi nandito pa rin po tayo sa may mga southwest monsoon, so may inaasahan pa po tayong pag-ulan na within this watershed, kaya po closely monitoring po kami with these two dams. So kung pwede po, no, bago umapaw yung ating mga ilog ay nagbibigay naman po ng abiso yung ating mga local DRRMOs, so baka pwede po na kung sila po ay magbigay ng advice ay sumunod po tayo. Dumipensa naman ang pag-asa kasunod ang pahayag ni Albay Congressman Joey Salceda na natutulog umano sa trabaho ang pag-asa at dapat maagang nagbigay ng impormasyon sa papasok na sama ng panahon. Kami po ay 24 oras na sumusubaybay kapag merong mga ganitong inclement weather events po, ano. So gusto po naming ipaalam na kami po ay hindi natutulog, ano. At gusto po naming ipaalam ang impormasyon, of course, sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga maapektuhan ng pagbaha, ng bagyo at ng anumang kalamidad. Again, i-mention ko lang din po na as early as August 28 ay nagpalabas na po ang pag-asa ng impormasyon kaugnay doon sa maaaring mabuong tropical cyclone. Kaugnay ng epekto ng bagyong Enteng, 2,000 customer ng Meralco ang walang kuryente. Naapektuhan kasi ang ilang linya ng kuryente sa Cavite, Metro Manila at Rizal. Sinisikap na ng Meralco na ibalik ang supply ng kuryente. Humingi ito ng dispensa dahil kailangan anyang sundin ang safety protocol ngayong tag-ulan. Kalezal Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.